narito na ang ating pinakahuling update sa binabantayan nating bagyo na si Goring na lumakas pa nga lalo at ngayon na nasa super typhoon category na. Itong panibagong bagyo na ito, pag pumasok ito by Thursday sa ating KR or by Wednesday, hahatakan din ito, palalakasin din yung habagat. Kaya tuloy-tuloy yung maranasin natin mga pag-ulan hanggang sa weekend. Narito na yung ating latest update sa binabantayan natin na bagyong si Super Typhoon Goring as of Wednesday po ngayong umaga, August 30, 2023. Sa ating latest satellite images, huli hong namataan ang Super Typhoon Goring na lalo pa nga hong lumakas. Nasa 195 kilometers per hour yung maximum sustained winds nito, malapit sa gitna at pagbugso na nasa 240 kilometers per hour. Malapit ito ngayon sa katubigan ho ng Sabtang sa lalawigan ho ng Batanes, dyan ho sa Sabtang Island. Municipalidad din ho ito ng Sabtang. Kumikilos ito pa Hilagang Kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Base sa ating pinakahuling datos, mukhang wala naman itong naging landfall. Gayun pa man, naging napakalakas pa rin ang bugso ng hangin na naging dala nito, particular na sa Babuyan Islands at sa ilang bahagi ho or sa bahagi ho ng Batanes, kung saan malapit ho yung tinatawag na eye wall o yung kung saan yung pinakamalakas na hangin na dala ng bagyo. Sa ngayon nga ho, kumikilos na ito pa Hilagang Kanluran na magsisimula na pong lumayo sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, minomonitor din natin si Severe Tropical Storm Haikui, panibagong bagyo na inaasahan natin papasok ng Philippine Air Responsibility ngayong araw. Magbibigay po tayo ng update niyan mamaya. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng Southwest Monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat. Ito ngayon ho yung nagdadala ngayon ng mga pag-ulan, particular na sa kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Kabisayaan. Kaya in general ho, ngayong araw, malaking bahagi pa rin ng Luzon at Kabisayaan, lalo na yung kanlurang Visayas, ang makararanas ng maulap na kalangitan na may malaking chance ho ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga, ito ho yung track, latest track ho ng bagyong si Goring na may international name na Saula, at ang ating pagtaya po dito, patuloy itong kikilos pa Hilagang Kanluran, Kanluran, Hilagang Kanluran, o magsisimula na hong lumayo sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Island area. Ito po ay kumikilos ngayon sa may bahagi ng Luzon Strait. Inaasahan nga natin na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw o mamayang gabi ho, o bukas, Huwebes ng madaling araw, patungo sa bahagi naman ng southern part, katimugang bahagi ho, ng China. Sa ngayon, nakataas sa signal number 4. Kanina ho, may signal number 5 pa tayo, pero dahil papalayo na yung bagyo, as binaba na natin yung tropical cyclone wind signal. Particular na, nandito sa signal number 4 sa southern portion ng Batanes, northern portion ng Babuyan Islands, signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, southwestern portion ng Babuyan Islands, habang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ho sa northern and eastern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, northern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at extreme northern portion of Ilocos Sur. Inasahan ho natin, halimbawa sa Abra, sa Isabela ho ay mababawasan na or mawawala na yung ating tropical cyclone wind signal habang papalayo ho itong bagyong si Goring. Papalayo na ho siya, so unti-unti na pong magsisibaba o mawawala na yung ating babala sa hangin. Samantala ho, pagdating sa ulan, inaasahan pa natin magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng northern Luzon, dito sa may extreme northern Luzon. Sakop po niyan yung Batanes, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, gayon din sa Cagayan, mainland Cagayan at Isabela. Asan pa rin yung mga nabanggit ko na mga lalawigan na patuloy yung mga pag-ulan na mararanasan sa araw na ito dulot ng bagyong Goring. Samantala naman, dulot naman ng hanging habagat o southwest monsoon na pinaiigting ng bagyong Goring, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan, particular na sa northern part ng Palawan, sa Occidental Mindoro, gayon din ho sa Zambales, Bataan, Antique, Negros Occidental, Guimara, southern portion ng Palawan, kasama yung Cagayan, Silio. So asahan pa rin natin dito sa may bahagi ho ng western section ng Luzon at ng Visayas yung mga pag-ulan sa araw na ito. Gayon din ho bukas, araw ng Huwebes at hanggang Biyernes. Makikita ho natin sa ating mapa, ito po yung mapa ng rainfall map po, ay makikita natin malaking tsansa hanggang araw ng Biyernes maulan pa rin ho, particular na
sa kanlurang bahagi ng Luzon, yung Zambales, Bataan, Occidental Mindoro area, sa Kamaynilaan, makararanasin ho ng malaking tsansa ng mga pag-ulan simula ngayong araw hanggang Biyernes, dulot ho ng southwest monsoon at mga karating na lalawigan ng Rizal, Cavite at gayon din ho sa bahagi ng Batangas. Sa mga lugar ho kung saan inaasa natin na malalakas ang mga pag-ulan, patuloy po ito nagbababala sa mga biglaang pagguho ng lupa o landslide at mga biglaang pagbaha o flash flood. Iba yung pag-iingat ho, lalo na yung mga lugar kung saan ho matatagpuan na malaki yung tsansa ng mga panganibo na dulot ng malalakas na ulan. Sa ngayon naman, nakataas pa rin ang gale warning natin sa malaking bahagi ho ng Luzon at Visayas. Yung mga baybayin ho ng Luzon at Visayas, delikado pa rin maglayag. Yung mga malita sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, posible pa rin ho ang pagkansela ng mga biyahe ho ng mga ilang sasakyang pandagat dulot nga nitong ating gale warning sapagkat magiging napakaalo ng karagatan. Samantala, posible pa rin ho ngayong araw hanggang Biyernes ang mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ho ng Luzon, gayon din ho sa may bahagi ng Western Visayas, dulot ho ng pinagsamang epekto ng bagyong Goring at pagpapalakas ito sa hanging habagat. Samantala, balikan ho natin yung ating binabantayan na isa pang bagyong papasok ng Philippine Air Responsibility, ang bagyong si may international name na Haikui. Nasa labas pa ito ng PAR, mahigit 1,560 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay niya yung hangin na sa 110 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugsan sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Base ho sa ating latest track, inaasahan natin na papasok ko ito ng Philippine Air Responsibility ngayong umaga o tanghali. At kikilos ho ito pahilagang kanluran. Posible ho, base sa ating latest track, bagamat pwede pa rin naman ito magbago, pero malaki yung tsansa, araw ho ng Biyernes ng gabi, nasa labas na rin ito ng Philippine Air Responsibility. Bagamat wala ho tayong nakikitang direktang epekto, hindi ho magla-landfall itong bagyong si Haikui na tatawagin nating Hana, ay patuloy niyang palalakasin yung hanging habagat, kaya magpapatuloy ho yung mga pag-ulan, at least yung maulap na kalangitan, sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas hanggang araw ho ng Biyernes o Sabado dahil nga sa pagpasok ho ng bagyong si Hana.